Magandang panahon po para sa mga CPA na katulad ko, na katulad ng anak kong si Maris. Ipinagbubunyi ho natin sa araw na to ang panalo ng mga CPA laban sa mapanupil na regulasyon ng iba't ibang government agencies para ho supilin ang paglago ng buhay para magkaroon ho ng masayang buhay ang mga CPAs, kung ano-anong kabulastugan ang nangyayari sa ating mga executive branch agency. Maraming salamat po at narito kayo at para pakinggan ho. Ito naman po ay tungkol dun sa mga ginagawa ng BIR at magkakaroon ho tayo ng analogy para maipanalo ho natin yung karapatan ng mga CPA laban ho sa mapanupil na regulasyon ng Bureau of Internal Revenue. Tandaan nyo po ang pangalang Ricardo R. Rosario kasi siya po yung nag-isip at naging in charge para ho maging tama, patas, ang pag-apply ng batas para ho sa mga certified public accountant. Kasi itong mga lawyers na nandiyan dyan sa SEC, itong mga CPA na nandiyan sa SEC, kino-corner. Yun yung malaking issue rito. Nagpapagamit sila sa mga malalaking auditing firm na hindi naman Pilipino. At ginagamit na kanilang affiliate yung mga Pilipinong CPA. At ito naman mga Pilipinong CPA, bakit naman kayo nagpapagamit? So, maraming salamat po kay Associate Justice Ricardo Rosario at sa mga justices na pumirma po sa kanyang desisyon. Makikita ho nyo dyan. So, nanalo po tayo mga CPAs dito sa kasong to. So, bago ho natin, ito po yung kaso. Ayan. Ito po ay GR. Pwede nyo po itong i-download sa Supreme Court website. Ayan po, Supreme Court po yan. At ito po ay patype nyo lang ho sa browser nyo itong GR number 246027. At kung kilala nyo po itong mga taong to, taga DOJ to, pwede ho bang sabihin nyo sa kanila na mayroon na hong bagong Supreme Court na pwede ho nilang gamitin para ho sila makapag-perform ng kanilang regular function. At kung kilala nyo na po itong mga BIR employees na to, nandiyan po yan, ayan, specifically itong si Jerry Dumayas, kung kakilala nyo ho yan, si Maridor Rosario, kung kakilala nyo ho yan, at ito pong mga ipapang BIR employee na yan, pakisabi sa kanila na ito pong videong ito ay para sa kanila. Kasi ho, nung nagdesisyon sila para ako po ay ipitin dahil hindi daw ako pwede mag-practice as a certified public accountant sa larangan po ng taxation, ay dinimanda po nila ako ng illegal tax practice. Illegal tax practice? Oh, ito ho yung solusyon. Ayan. Gusto ko lang ho ipaalam sa taong bayan, si Maridor Rosario, ito po ay regional director ng BIR. Asawa niya po si, ito po, yung gumawa ng desisyon. Kaya kung nakikinig ho si Madam Maridor, ayan po, nagsalita na yung asawa ninyo, isa po siyang justice ng Supreme Court, wala hong illegal tax practice. Kasi ho yung ginawa ng BIR na RR para ho i-curtail ang practice ng isang CPA ay ipinagbabawal ho. Since ito po, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay isang desisyon ho ng Supreme Court. Retroactive ho ito. Effective ho ito ng January 1, effective ho ito ng January 1, 1998. Ibig sabihin,
Yung mga kaso na i-file sa akin before this decision, eh dapat po ninyo, itong mga taong taga BIR na to, dapat po na kayong mag-execute ng affidavit of desistance or withdrawal. Specifically, ito hong si mga lawyer pa naman ito. Okay? Ay, ina-encourage ko ho kayo itong mga revenue officer na to, ina-encourage ko ho kayo habang may panahon pa, 'di ba? So, explain ko ho sa inyo itong nangyari. O, ina-invite ko muna kayo na umaten sa aking tax bookkeeping. Ayan, sa aking website, nandiyan po kung kailan kayo dapat umaten. So, ang topic ko ho rito is talagang yung tax agent na nag-a-accredit po sa CPA. Hindi ka pwedeng pumirma ng financial statement, sabi dun sa tax agent or regulation, kung hindi ka accredited ng BIR. Similar sa SEC, hindi ka pwedeng pumirma ng financial statement kung hindi ka accredited ng SEC. At sinabi na nga ng kagalang-galang na Justice Rosario, na asawa ni Maridu Rosario, na hindi pwede yan. Yung iyong regulasyon ay void sa pag-aralan natin, tapos apply natin sa tax agent. So, nagpapasalamat din po ako kay Christian J. Lim. Yan po yung matatapang na CPA. Yung One Accountants Party List, si Froilan Ampil, si Alan Basarte, si Virgilio Agsunod, at Jonas Mascariñas. Yan po yung magigiting na mga CPA na lumalaban. Maganda po yung ginagawa nyo. Yan, gumastos ho yan. Walang pera ho nila. Ako, ginagastos ko sarili kong pera para labanan ho ang mga corrupt practices sa loob ho ng BIR. Okay? So, sumama ho kayo at pag tawag nito, ilabanan natin ng corruption. Kasi ang rule kasi, ang tax code must be interpreted in favor of the taxpayer. Ako ay taxpayer. Kasi sabihin nila, Mr. Maestro, pine-perform namin yung duty natin in accordance with the doctrine na performance, regularity in the performance of official duty. Teka muna. Kasama sa duty ninyo, regularity in the performance of origin of your official duty is yung official duty to interpret the tax law in favor of the taxpayer. Ginawa ho ang tax code, mga BIR officials, to protect the taxpayer from BIR officials and also to create obligation sa BIR official to protect the taxpayer. Bakit ganun? Ang nangyayari, pag kayo ay nag-i-interpret ng tax code, ang nangyayari, kayo pinoproteksyonan nyo yung sarili ninyo at ine-expose ninyo yung mga taxpayer sa saksakan ng daming regulation na may mga saksakan ng dami ng penalty. Mali yun eh. Oh, for example, yung tax agent. Yan yung pag-uusapan natin. Ngayon, para maintindihan natin yung tax agent, pag-usapan natin yung ginawa ng SEC at tas i-compare natin sa ginawa ng BIR. Yung BIR, yung SEC, gumawa ng regulation. Ang una niyang ginawang regulation, green up niya yung mga CPA into four group. Group A, Group B, Group C, Group D. Unang-una, violation na yan. Bakit ka nag-grupo? Bakit yung malalaki? Tapos, yung Group A, kung babasahin nyo yung rule kasi, yung Group A is, yun lang yung pwedeng kumuha ng malalaking kliyente. Pag ikaw ay nasa Group C at Group D na CPA, hindi ka pwedeng kumuha ng malalaking kliyente. Ano objective nun? Diba? Sisiw lang naman, walang kwentang magbayad ng 5,000 yung nasa Group A at saka nasa ng renewal na 20,000. Walang kwenta yan. Because na corner nila yung market . Dapat kayong mga maliliit na CPA, maggrupo kayo. Nagagalit na nga si Jose Pilumarbas . Si Boyet. Maggrupo na tayo, mag-a-class. Paano tayo mag-a-class? Mag-join tayo ng party list. Mahusay ang nasa isip mo, Boyet. So, kayong mga maliliit na CPAs na katulad ko, katulad ng anak kong si Maris na CPA din,
Eh, dapat magkaisa tayo na paglabanan natin itong kartel at monopolya sa larangan ng accounting at auditing. Kasi sino ba mayroong clout dyan? Sa totoo lang, yung board, yung mga malalaking auditing firm sa ibang bansa, actually, this is an invasion eh. Ini-invade tayo ng mga malalaking auditing firm at ginagamit nila yung mga ordinary Pilipino CPA. Diba? So, nire-remit ngayon, dapat tayong mga Pilipino ang kikita, yung kita na yon ay re-remit papunta sa ibang bansa. E sino nawalan? Yung buong bansa natin, hindi lang yung CPA. Yun ho yung nilalabanan ng accountancy law. Kaya maraming salamat ho again kay Justice Rosario na asawa ni Maridur Rosario. Okay. So, yun ho yung sistema. Mali ho yung grouping. Pwede siguro mga guapings. Kasama tayo sa mga guapings eh. So, yun ho yung isa. Tapos, nag-impose sila ng penalty. Ayan, first offense. Okay. Oh. Yan ho yung mga offenses. Eh, Panginoon ko, kawawa naman yung CPA. Diba? Kung mali yung ginawa ng CPA sa SEC, pwede nyo namang i-correct. Remind mo muna. And then, mag-impose ka nga ng penalty kung mali yung financial statement. Okay? Kung yung financial statement ay hindi sumusunod sa batas, i-penalty mo. Tama yon. Ignorance of the law. Excuses no one from compliance therewith. Pero, ba't mo ipe-penalty? Dahil lang sila ay mahirap na CPA? Dahil lang ba sila ay maliit na CPA? Hindi, walang experience. E, paano magkaka-experience? Ikaw yung nagko-cortel sa experience nila sa pamamagitan ng pag-grouping mo sa kanila. Walang experience para sa malaking company. E, paano magkakaroon ng experience? Sabi mo, letter C lang siya, group C. Ang pwede niya lang kuning company, yung 3 million lang yung sales. E, paano magkakaroon niya ng experience para sa mga 100 million, 500 million sales. Kung mismong ikaw, SEC, ang nag-co-cortail nito. So, yan ho yung isa. So, bali, puntahan ngayon natin yung tawag nito. Ginagawa ng Pili Professional Regulatory Board of Accountancy. Ito po yun. Okay. Ito po yung Republic Act. Ito po yung trabaho. So, ang meron lang hong accreditation na pwedeng gawin ay yung Professional Regulatory Board of Accountancy. Wala hong sinasabi rito na SEC. Ang problem kasi dito sa board, yan tinatawag, dinelegate daw yung kanyang power nagkaroon daw ng MOA at dinelegate ng board sa SEC yung power niya. Ano sabi ng Supreme Court? Delegata protesta non potest delegare. Mali pala yung ginagamit ko. Natananggal ko to. Delegata potestas non potest delegare. Ibig sabihin, kung hindi mo pwedeng ikaw, board, hindi mo pwedeng i-delegate yung function mo sa SEC kasi dinelegate na sa'yo ng taong bayan through the Congress and Senate yung function na yon. Ako, kasama ako sa nag-delegate sa'yo eh. Board! Bakit mo i-delegate? Ibig sabihin, dereliction of duty yan. So, ano pwede natin gawin, mga ka-CPA ko? Pwede natin administrative, pwede nating civil, pwedeng criminal, itong nasa SEC, pwede nating i-demanda yan. Pwede nating i-demanda yung mga member ng board na pumirma dyan. Kasi, nag-violate na, sinabi na nga ng Supreme Court, maliwanag na merong delegata potesta non potest delegare. Okay? Yun na yung sinasabi ng court eh. So, pwede mo silang i-demanda dereliction of duty. Pwede silang makulong. Diba? So, kung kailan ako, gagawa ako ng letter, sasabihin ko sa SEC tsaka sa Board of Accountancy na valid ba yung MOA nyo despite na merong Supreme Court at kailan nyo to i-implement? Kasi ito ay June 2022 pa nirelabas. Dapat, wala ng accreditation. So, ngayong April,
na magpapirmahan ng financial statement, pwede na ho kayong tumanggap. Yun po ang ibig sabihin ng decision ng Supreme Court na to. Pwede na kayong tumanggap ng malalaking kliyente. Wala na hong grouping. Void na ho yung group A, group B, group C, group D. Ayan. So, tumanggap na ho kayo, kayong malalaking audit, kayong malalaking company, pwede na ho kayong kumuha ng mga accountant na nasa group D. Huwag nyo na hong pansinin yung sinasabi ng SEC kasi binoid na ho yan from the very beginning. Therefore, as if in existence yan kung kailan ginawa yung batas. Maraming salamat uli. Second is, nagkaroon ho ng transgression sa batas, sinasabi na na. And alam mo, pag ikaw ay isang CPA, ang kailangan mo lang ay PTR. At ang PTR ay governed by Republic Act 7160. Kaya sinasabi ko sa mga BIR official na yung PTR lang is enough to prove na meron kang authority sa local government na pwede kang mag-practice all over the Philippines, basta bayad mo yung PTR mo. At sa sinasabi naman nito mga taga-BIR, ikaw Mr. Maestro, kahit CPA ka, hindi ka pwede mag-practice. Yun ang sinasabi nila sa akin. So, sabi ko sa kanila, basahin nyo nga yung Republic Act 7160. Sino ba magpe-prevail? Yung bang tax agent accreditation regulation nyo versus Republic Act 7160? Hindi nila sinasagot, sir. Hindi. So, nare-request ko yung mga BIR official, kung meron kayong time, gumawa na kayo ng affidavit of desistance or affidavit of withdrawal nung mga kasong pinail nyo sa akin. Huwag nyo na ho akong intayin, sir. Ma'am, huwag na. Okay? Kasi sinabi na ng Supreme Court dito, may transgression na kayo ng batas. E gagamitin ko ito laban sa inyo later on, di ba? E gusto ko magiging magkaibigan tayo. Wala na tayong away. Gawin nyo lang ho yung tama. Okay? Lalo ka na, attorney, ha? Torne ka, ha? Ngayon, meron ka ng way para baguhin yung mga mali na ginawa nyo laban sa akin o laban sa mga ibang CPA na natatakot na kakasuhan ko kayo dahil hindi kayo tax agent. Hindi ganoon. Huwag naman. Basahin ngayon natin yung Republic Act. Ayun, sinasabi nga na Supreme Court. A license is a permission to do a particular thing, to exercise certain privilege, or to carry a particular business, or to pursue a certain occupation. Curtail their additional burden on PRC-certified person, o yung mga CPA, PRC-certified person yan eh, curtails their right to practice their profession. Okay, so ngayon, may problem. Una, merong talaga naman under Republic Act 8424, kailangan magkaroon ng accredited tax agent ang mga BIR. Meron talaga yon, Republic Act 8424. Pero, ang binabanggit kasi dito ay mga CPA. At ang sabi ng batas, pagdating sa CPA, mga ka-taxpayer kung minamahal, ano ba function ng CPA? Hanapin nga natin, wala ata rito yung function ng CPA. Ang function ng CPA, ang pinag-uusapan dito kasi is dereliction of duty, abuse of power. O ito, mas maganda. Sabi dito, yung CPA daw, yung right ng CPA nasa Republic Act 9298. Ayan, naliwanag ah. 9298. Yung pinagkunan ng BIR is Republic Act 8424. Eh, sino ba yung latest? Yung bang Republic Act 8424 o yung Republic Act 9298? Bakit importante malaman natin kung sino yung latest? Ang batas natin, ang numbering niyan magsisimula sa 01. So, kung kailan tayo naging Republic, Republic Act 01. Oh, doon yun. Kaya ang Republic Act natin ngayon para sa CPA is 9298. Okay. Ibig sabihin, yung Republic Act para sa tax code, Republic Act 8424 ay old law. At yung Republic Act 9298 ay new law.
Eh, may conflict yung dalawang batas. Mag-accredit ka ng tax agent. Ang tax agent ba kailangan CPA? Hindi. Wala naman sinasabing ang tax agent ay CPA. Ang sabi, mag-accredit ka ng tax agent, kahit sino pwede. Diba? Bakit ang lawyer hindi na ina-accredit ng BIR? O, diba? Kasi, nag-grant na ng batas natin ang mga lawyers na pwede mag-represent ng clients, ng taxpayer. Ang CPA hindi pwede. Kahit nakasulat sa Republic Act 9298 na pwede. Puntahan nga natin yung 9298. Ha? 9298. Nasaan ka ba 9298? So, puntahan natin. Ano ba yung 9298? Tingnan natin sa law field. 9298 law field. Ano trabaho ng CPA? Ayun. O, so, maliwanag dito sa nakikita natin galing sa law field. Ito ho yung law field. Ayan. Ito ho yung, nandito ho yung right ng mga CPA. Ayan. So, yung tax code ng BIR ay 1998 ho yun. Ito ho ay 2004. Eh, sino bago? Eh, siyempre, yung 2004. Eh, may conflict yung Republic Act 8424 sa Republic Act 9298. Eh, parehong special law yan. Special law sa tax, special law sa CPA. Sino magpe-prevail? Yung bang special law sa tax? Eh, tax yun eh. Ang pinag-uusapan, right ng CPA. Eh, kung yung tax, kinukortel yung right ng CPA, mananaig yung Republic Act 9298. Number one, siya yung bagong batas. Ang bagong batas ay nire-repeal niya yung lumang batas if in case of conflict. Nasa new civil code natin yan, pwede niyong i-check Republic Act 386. Ngayon, ito yung kinortel ng BIR sa kanilang tax regulation regarding tax agent. Ito po yon. Pakita ko sa inyo. Tinan mo yung scope ng practice ng CPA. Oh, hindi mo kailangan ng consent ng BIR. Ang sabi dyan, oh, pag CPA, pag public practice ka, oh, makinig ka, attorney, ha? Ang dami yung attorney dyan sa BIR, eh. Hindi kayo nagbabasa ng batas, eh. Dapat, nauna kayo nagbabasa, eh. Kami pa nauuna sa inyo. Huwag kayong mag-alala, napakaganda na ngayon ng ano. Hindi na tayo maloloko ng mga lawyers dahil yung batas available na sa internet noong 1980s. Panginoon ko, pupunta ka sa mga iba't ibang klase ng library. Wala na nga akong pamasahe, lalakarin ko pa. Maraming salamat po sa internet kung sinuhan nyo naka-invento niyan at binigyan nyo kami ng pagkakataon at pribilehiyo na magamit ito para proteksyonan po yung right namin katulad ng right na CPA. So sabi dito, ang public practice daw ay included yung represent client, ayan nakasulat eh, oh, before government agencies on tax matter and other matters relating to accounting or render of professional assistance in matters relating to accounting procedures and the recording and presentation of financial data. Kinortel ng ano yan, tax agent. Kinortel ng tax agent regulation. So therefore, since there is a conflict and sinasabi na nga ng ating Supreme Court, delegatus, etc., hindi ko mabanggit, ano? Masyadong Latin eh. Pabansan na natin ngayon. Delegatus. Ah, okay. Sige nga, Supreme Court, ano ba yung ibig sabihin ng baka hindi naiintindihan ni attorney? Okay, lawyer na, hindi pa naiintindihan. Ayan, ito. Delegata potesta non potest delegare. Ayun! Ay, hindi ko pala napapa. Oh, pakita ko sa inyo. Delegata potesta nam ponyeta. Delegata potesta nan potest delegari. Ang ibig lang sabihin, what has been delegated by Congress can no longer be further delegated or redelegated by the original delegate to another. Grabe. So, yung tax agent license, hindi na ho kailangan ng CPA. Hindi na. Because maliwanag ang batas natin, hindi tayo pwedeng i-curtail ng regulasyon ng BIR dahil lang hindi tayo accredited tax agent. Hindi po.
Hindi nyo po kailangan maging accredited tax agent. At dahil po dito, pwede po nating kasuhan ng mga BIR officials na magko-curtail ng ating right. Okay? So may mga mababait hong lawyers dyan, katulad ng mga kaibigan kong lawyers, eh handa po kaming tumulong. Magsama-sama po tayong mga CPA. Kung nakikinig kayong mga CPA, lalo na yung maliliit na gustong magkaroon ng magandang hanap buhay, magsama-sama tayo, i-demanda natin ang mga walang ya sa BIR para ho matigil na ang pang-aapi, pang-aabuso at pamemera nila sa mga taxpayers at sa mga CPA. So wag ho ninyong kalimutan na ako po ay tumatanggap ng consulting job kahit kanino. Andiyan po yung mga number ko tsaka email address, pwede nyo hunin yung kontakin. At nag-accept po ako ng mga franchisee kung gusto po ninyong maging humawak ng kaso, lalong-lalo na sa letter of authority, subpoena duces tecum, hanggang subpoena duces tecum. O, 50,000 lang po ang aking franchise fee. Kontakin ho nyo yung ako, andiyan yung email ko at tsaka yung mga numbers ko. Mag-apply na po kayo, ako ho ang magiging partner ninyo. At kung ikaw ay may-ari ng company, accountant ng company or tresurero ng company, mag-franchise ho kayo sa akin, makakatipid ho kayo sa professional pico because partner niyo na ako eh. And magagamit ho ninyo yung ginawa kong libro, yung audit protection services. Ando dun din po paano kumuha ng kliyente at paano ho magsara ng kontrata. Lahat ho yan, bukod ho sa libro na makukuha ho ninyo, meron ho kayong training mula ho sa inyong tax specialista. So, wag ho ninyong kalimutan, ipaglaban po ang karapatan ng mga taxpayer, ipaglaban po ang karapatan ng mga CPAs. Okay, ang gusto po natin, magkaroon po kayo ng masayang buhay, maligayang buhay, at profitable na pamumuhay sa Republika ng Pilipinas. With that, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.